Kapuso, may magandang mangyayari sa inyong barkada ngayong summer na ito. Ay! Manang, ibig yung sabihin, magkakaroon na ako ng love life. Ay, magkakaroon na ako ng love life! Yes! Akala ko muna! Isa sa inyo ay mai-inlove sa isa sa mga barkada ninyo. Teka, Manang, minimum fall in love? Really? Sino yun? Si Yasmin? Okay pala yung pinsan mong si Dexter, no? Hindi ko siya pinsan. Stepson lang siya ni Tita Lara. Hindi ko siya kaano-ano. Anong napag-usapan niyo? Wala lang. Bakit? Nakita mo ba? Teka nga. Nagsiselos ka ba? Ako? Magsiselos? Ba't naman ako magsiselos? Eh, alam ko naman na lamang ako sa kanya. Basta whatever it takes, I'm willing to court you all over again. Oh! Or should I say, this time, liligawan talaga kita. Uy! Kung noon, minadali lang natin. Ngayon, ikaw na bahala kung kailan mo gustong sagutin. Charlie? Oo. Ano yan? Stuff toy. Oo nga, stuff toy nga. Pagong, pero... Para sin to? Para mamiss mo ako. Tsaka maalala mo yung summer deadline natin. Wala nga kita dito eh. Kamukha mo kasi oh. Tignan mo, kinyala nga siya. Kamukha nga kami. Bagay kayo. Sige na nga, ah. Isang kiss lang, ah. Charlie, may iba na. Yung pagong na itsupwera. Hindi na pwede to. Hindi na pwede maging pagong. Bye.
Alam mo, nami-miss ko na talaga yung beach kaagad. Oo nga eh. Sobrang bitin ng summer outing natin. Parang kulang pa rin sa akin yung paglalakad natin sa beach. Oo nga, yung pinapanood natin yung sunset together. Nakaakbay ako sa'yo. Nakalimunan na natin ang lahat. We just got lost in the moment. Pero ito tayo ngayon. Back to work. Back to summer remedial classes. Bakit? May ilang oras pa naman na bago ko kailangan dun sa pizza parlor. Kaya kung ako sa'yo, enjoy mo na muna tong fake beach resort drinks mo. Tapos kung wari, nasa beach tayo, kahit sandali na lang, ends. Sige, subukan ko. Teka. Parang may kulang eh. Ayan. Now, everything is perfect. Konti na lang. Marinig ko na yung alon. Yung hangin. Everything complete. Yasmin, sali ka na lang dito sa conversation namin. Oh, ano ba pinag-usapan nyo? Pinapag-usapan namin kung saan tayo sunod mag-outing. Ano? Bungee jumping, gusto nyo? Yun na lang. Huwag na. Alam mo, Yasmin, kailangan mo gayahin si Sid. Game for anything. You know what? In Australia, I went hand gliding. Like, meron ba nun dito? Malabo yun eh. Ayun! Car racing. Yun, dati ko ba gustong subukan yun? Pero kung gagawin natin yun, dapat sa atin lang yun. Kasi if my dad finds out... Ako bang naiintindihan mo na yung mga pinaliwanag ko sa'yo sa mga paperwork na kailangan mo i-accomplish dito araw-araw? Baka naman oo ka na naman ng oo. Kuya, please. I'm not stupid. Sir Nick, may tumawag naman para magpa-deliver ng pizza? Wala pa. Siguro doon ka na lang muna sa likod. Hanapin mo si Jojo. Tapos tanongin mo, baka may maitulong ka doon. Ah, by the way, sister ko nga pala, si Lexi. I-train ko siyang tumulong sa pagmamanage ng family business namin eh. Good afternoon po, Ma'am Lexi. Ma'am? Parang di yata bagay sa akin yun ah. Lexi na lang. So what's your name? Enzo. Enzo. Gwapo na naman ang name mo. Bagay sa'yo. Sige, doon muna ako sa likod. Sigurado ka bang gusto mo talagang gawin to? Baka naman tulad na naman to ng ibang projects mo. Nabibitawan mo pagkatapos ng pagsawaan. Don't worry, kuya. Sa tingin ko mag-e-enjoy ako dito. Bahala ka. Enzo! Jojo! Makipaba nga to. Oh, ano guys, saan tayo ngayon? Pare, badminton na lang tayo sa clubhouse. Pwede pa. Badminton? Yung init-init ah. Nood na lang kaya tayo ng sine. Kore talaga ng trip mo. Hindi ko pa nasasawa sa kanonood. Oo nga. Ano, taka, badminton na tayo. Ano, Sid? Sama ka? Yeah, sure. Ikaw, Yaz. Sama ka na rin. Oh. Ayoko. Sige, ano? Iwan na lang ako dito sa bahay. Ayaw sa initrike! Oh, ano, guys? Tukid lang ako dito. Taka na. Sandali. Narinig yun? Or what? Ano? Anin? Ha? Wala, ano... Siguro sobra lang sa panonood. Kung ano-ano kasi naririnig ko eh. Ang weirdo mo ah! Pare, Josh, Sid, tara na! Yun nga, alis na tayo dito. Let's go. Ayaw sa'yo ni Trike! Pareho na tayong bokeh ang love life! Pareho tayong sawi! Hindi. Wala akong nakita. Wala ako naririnig. Guni-guni mo lang to, Yasmin. Oh, Iko! Napadaan ka. Ihahatid na kita sa gas station. Bakit? Di ba off mo ngayon? Oo nga, pero gusto kitang makasama eh. Pagkatapos ng shift mo, hintayin mo ako. Susunduin kita. bakit naman? Kailangan pa ba tanungin yun?
Ano ba yung dahilan kung bakit gusto ng isang lalaki makasama ang isang babae? Akin na pala yung bag mo. Kasi hindi bagay sa'yo nagbubuhat na mabigat eh. At saka, nasabi ko na ba sa'yo? Ang ganda mo ngayon? Oh, ito naman oh. Para yun lang nasinda ka na agad. Iko, okay ka lang ba? Iko ba yan? Ha? Okay ka lang? Oo naman. The new and improved Iko. Enzo, pwede ba makasabay sa'yo? Sure, pero alis na lang mag-deliver pa ako eh. Game ba talaga kayong lahat? Pati sa pagkain, mabilis. My brother really must be a slave driver. Hindi naman, pero ganun talaga training sa amin eh. You don't have to defend him. Ako nga eh, isang araw pa lang dito. Pero gusto niya, kabisado ko ng lahat. Sa dami na in-explain niya sa akin, I have no idea kung paano ko gagawin mga paperworks. Nagkahalo-halo na inside my head. Alin yung tali ng resibo tsaka yung mga inventory, mga ganun? Nako, Lexi. Yan pa naman isa sa mga pinaka-importanteng duties mo dito. Oo nga eh. Ayun. Kaya lang ayoko magpaturo kay Kuya. Magagalitan ako noon. Yung tali ng resibo, kaya mo na yun. Sa inventory, kung gusto mo, tulungan kita after ng shift ko. Dati kasi pag wala akong ginagawa dito, tinutulungan ko yung assistant manager namin. Talaga? Are you sure it's okay? Oo, akong bahala. Ikaw mag-alala, hindi kita sumusa kuya mo. Ang bait mo naman. Sige, tomorrow ha. It's a day. Sige. O paano? I-deliver muna ako. Sige. Charlie! Oo? Oh. Ba't hindi mo ako hinintay? Di ba sabi ko sa'yo susunduin kita? Sorry yan. Nasanay kasi akong umuwi mag-isa pag mag-iba yung shift natin. Eh, dapat masanay ka na sa ganito kasi bala kong dikitan ka kahit hindi pa tapos yung summer deadline natin. Ayun na naman yung kindot na yun eh. Pwede bang Federico Ocampo, sabihin mo na lang sa akin kung may sakit ka at isa yan sa mga side effects. Kasi kung sinasadya mo yun, ay, sorry, pero hindi bago sa'yo. No, sige, sige. Titigil ko na yung pagkindot sa'yo, pero payagan mo akong tawagin kitang babes. Ano ba nangyayari sa'yo? Pwede ba ang kausapin mo nilang pag normal ka na? Okay? Oh! Naku, Yasmin, tama-tama ito. Matagal na akong hindi nakakatikim ng homemade corned beef at tapa. Sabi ko na nga, Ma'am, magugustuhan niya yan eh. Kaya nga ba yung nagpadala si Nanay yan? Kayo agad yung una kong naisip na bibigyan. Teka, alam ba nagbago sa'yo ngayon? Alam ko na, nung huli tayo magkita, mukhang malungkot na malungkot ka. Okay lang naman po ako, Ma'am, ah. Talaga? Kamusta na kayo ni Trike? Si Trike? Eh, bakit niyo po sa akin tinatanong? Eh, di ba bumibisit naman po siya dito? Oh, sige, sige. Mali pala ang tanong ko. Kumusta na ba kayo, kayong dalawa ni Trike? Tama? Oh, wag mong itatago yan. Alam kong may gusto ka sa kanya. Crush lang po yun, Mamu. Ano po ba tipong pag nagtagal, mawawala rin? Eh, wala rin naman pong mangyayari. Pakiramdam ko. Iba yung gusto niyo. Sino? Si Sid? Alam mo, Mamu, hindi ko naman po ugali yung maingit eh. Kahit nga po mas nakakaangat sa buhay yung pamilya ni na Sidney, okay lang. Natanong ko pa nga po malaking utang na loob, yung pagpapatira at pagpapaaral nila sa akin dito sa Maynila. Pero Mamu, alam niyo po, pagdating kay Trike, for the first time, parang gusto ko na maingit kay Sid eh.
Yasmin. Ano ba talaga? Palak mo ba akong sukundahin hanggang makauwi ako? Sabi mo lang naman sa akin, huwag kitang kakausapin hanggang normal na uli ako. Pero wala kang sinabi na bawal kitang sundan. So, inaamin mo na hindi ka normal kanina? Oo. Oh, dahil sa'yo. Seryoso ka? Kung mas seryoso pa ako dito, baka kailangan mo na akong i-rush sa ospital. Ano ba talaga kailangan mo sa akin, no? Isang date lang. Isang date. Ganun lang. Ano, pare? Huwag mo sabihin ikaw naman yung natutorpe ngayon. Ano? Ano? Pag-iisipan ko muna eh. Sige. Diyos ko. Balikin na lang yung dating ikaw, yung pagong. Grabe, nakaka-tense to. Assistant manager namin, kukopihin mo lang yung standard cost ng bawat menu item. Tapos ang i-fill up na lang natin na column, yung actual cost. Depende rin yan kung magkano yung binigay ng supplier sa bawat ingredient natin eh. Buti na lang alam mo kung paano yung gawin. Anong gagawin ko kung wala ka? I'm sure pagagalitan ako ni Kuya. Buti na lang fast learner eh. Kasi kung hindi, matatagalan tayo dito. Alam mo, madali lang naman talaga lahat yan eh. Basta siseryosohin mo lang yung trabaho. Basta yung pinag-usapan natin. Alin? Yung hindi mo ako susumbong kay Kuya. Ah, yun. Oo, akong bahala. This is going to be our secret, okay? Okay. So, paano? Una na ako? Thank you, Ezra. Thank you. Kailangan ko na umalis eh. Hinihintay na ako sa bahay. Kita na lang ulit tayo bukas. May date ulit tayo? Date? We work together. Malamang magkikita ulit tayo bukas. Akala ko pa naman. Sige, una na ako. Aray, ganun na naman itong binigyan. Ganun mo ko kumplain. Mananalo na yung tao. Uy, sa tingin niyo bagay ito sa akin? Okay lang, pero alam mo, Carl, nagtataka ako sa'yo eh. Ngayon lang kita nakit na, sir, concerned sa fashion. Kasi, I have this feeling na I have to prettify myself. Dahil nararamdaman ko that soon something good is going to happen to me. Ay nako, ano ba naman kayo? Eh, mas enjoy nga yung ganito eh. Yung hindi ka pa-attach. Eh, mga boyfriend-boyfriend na yun. Nako, heartaches lang ang dala. Parang may conviction yata yung pagkakasabi mo nun ah. Don't tell me, wala kang crush. Sige ka, baka mamaya maunahan ka pa ng iba. Hala! Ito! Sawa na ako kay Arn-Arn! Ikaw na ang gusto ko ngayon, Papa Troy! Wag! Yasmin, what's wrong? Nababaliw ko na yata, Yasmin. Oy, huwag kang ganyan. Hindi naman. Pakita na. Enzo! Huy! Huwag ka muna mag-basketball. Sobrang kailangan ko lang yung advice mo ngayon. Si Iko kasi, nagdada-moves na sa akin eh. Ano? Oh, bago uminit yung ulo mo, ang ibig ko lang naman sabihin eh. Alam mo yun, nagpaparinig siya na parang gusto niya akong ligawan. Nihaya nga niya ako mag-date eh. Kala ko naman kung ano. Yun lang pala eh. So, anong problema dun? Di ba matagal mo nang hinihintay yun? Oo nga. Kaya lang, siguro nasanay lang ako sa katorpehan ni Iko, no? Akala ko kasi matagal pa siya mag-dada-move sa akin eh. Pero alam mo yung nag-iba yung strategy niya? Ako yung natakot eh. Sabi nga niya sa akin, parang ako doon yung natorpe. Ang tagal mo na sinasabi sa akin na crush mo yung tao. Ano nangyari sa'yo ngayon? Charlie, gano ba kahirap ang tumango para malaman niya na okay lang sa'yo na mag-date kayo? Oo nga, yun na nga eh. Pero ganun lang siguro talaga minsan, no?
pag matagal ka na naghihintay, masasanay ka eh. Tapos pag dumating na yung taong hinihintay mo, ayan na. Hindi, parang marirealize mo na hindi ka pala ready. Alam mo, nasa sa'yo kung anong gagawin mo eh. Pero sana, bilis-bilisan mo ang pagdedesisyon. Paano kung magbago yung isip ni Iko? Tsaka Charlie, date lang naman yun eh. Di ba? At hinding-hindi mo siya sasagutin hanggat di ka nagpapaalam sa kuya mo. Di ba? Wakas! Umalis na yung girls! Ngayon, pwede talaga tayong mag-concentrate sa game. Oo naman. Bakit? Kanina pa naman seryoso yung game, di ba? Seryoso daw eh. Puro si Wina naman ang iniisip mo. Hirap lang kasi ako mag-adjust. Alam ko naman kasalanan ako kung ba't siya nawala sa akin. Eh ngayon gusto ko siyang paglaban. Ayaw na naman ako payagan. Problema ba yun? Pare, dapat sugod pa rin. Kailangan mo maglakas loob, kung hindi walang mangyayari sa'yo. Eh pwede yun kung siguradong may chance ka kahit paano. Eh sa bagay, hindi pa naman nakakanasa mabusted eh. Kaya ganyan ka pagsalita. Sakit nun, dude. Oo nga, pare. Naalala ko. Tatlong buwan na kaming nandidate nitong isang babae na to. Pare, kala ko sure thing na siya. Sabay iba yung sagot niya. See? Ganun ba yun? Kunyari, magkasama kayo. Tapos tingin siya ng tingin sa'yo. Tapos feeling mo may gusto na siya sa'yo. Tapos hindi pa rin guarantee yung nasasagutin ka niya? Nope. Eh, ang guarantee lang doon kung magpalit siya ng isip. Alam mo, ibang klase yung sakit, dude. Teka, balak mo ba mangligaw? Ako? No, hindi pa. Wala pa sa plano ko yan. Sobrang wala. Wala daw? Ano yun? Ba't ka namumutla dyan? Ha? Wala naman. Hindi pa ako handa mo, Bastard. Bay, mala! Nagrenta ka ng VCDs, ha? Eh, light lang yung schoolwork ko eh. Tsaka nagpa-adjust na rin ako sa trabaho. Kaya nagkaroon ng konting oras. O sige, mamili ka na dyan. Pwede pa tayo manood ng isa bago pumunta sa pizza place. Puro romantic comedies tong hiniram mo, ah. Alam ko, good mood ka nga talaga. Natutuwa lang ako, Mims. Kasi isipin mo, yung kapatid ni Sir Nick, sa akin nagpatulong na gawin yung paperwork niya. And to think, pizza delivery boy lang ako. And kahit pa paano, maalam din ako sa business. Ako ba? Nagtaka ka pa? Eh kahit saan ka naman ilagay, mag-i-excel ka eh. Basta you put your mind to it, ha? Eh, sa pagpili ng VCDs, nag-i-excel din ba ako? Hmm? Well, you know, Enzo, there's only one way to find out. Ay, kapag din tayo doon. Match na tayo, please. Oh, ano yan? Ito, binili ko pa sa sideline ng aeromats mo. Uy, kompleto yan, ha? May milk chocolate, white chocolate, sabi, candy mold, tsaka pambalot. Eh, tama ba naman yung mga yan? Oo naman. Check mo pa kung gusto mo. Sige nga, pati. Ilang beses na kita sinamahan sa Quiapo para lang bilhin mga yan. Paano ba ako magkakamali dyan? Sinadya mo pa tong mga to para sa akin? Eh, wala akong magagawa eh. My mom dragged me the whole day with her. Eh, since nandun na rin ako, inisip ko na rin bilhin yung mga yan para sa'yo. Nako, tamang-tama ang bilang nitong mga to, ah. Galing. Salamat, ha. Kaya lang, ano? Ano? Tsaka na lang yung bayad pagka ano, ah. I know you don't have to tell me. Tsaka hindi naman kami namadali, eh. Pero, kailan mo natin dadalhin sa probinsya? Uy, sama si Sid, ah. So ano, official na ba? Road trip? Eh, baka mahirapan lang sa biyahe yun eh. Alam mo may mga kaya sa probinsya namin, di ba? Eh, si Sid yun. Cowboy nga yung pinsan mo na yun. Tara! Papapayag yan, sobra. Trike, matanong ko lang ha. Bakit ganun? Bakit gusto mo lagi kasama mo si Sid? May gusto ka ba sa kanya? Ano? Alam mo naman marami yung kaibigan na babae, di ba? Sa tingin mo, gusto ko lahat sila. Tamo, yan yung nakakuha mo sa pagbabasa ng mga romance-romance na yan. Yung epekto niyan, pag-iisip mo. Sana yung kaibigan na kasama ko dumangoy nun. Yung tumatalo sa akin sa paglalangoy sa ilog nun. Oo nga, no?
Nakakamiss na yung mga adventures natin sa probinsya noon pagka dinadalaw mo ako. Alam mo, nung umalis nga si Sid para pumunta ng Australia, hindi ko siya masyadong na-miss. Kasi, lagi kang nandun. Sinasamahan mo ako palagi. Pero mas okay naman na yun na nandito na si Sid, di ba? At least kompleto na tayong tatlo. Pari Nico, last na yung pinangako mo sa akin. Ha? Alin? Yung, ano, yung babe. Ah, yun ba? Ah, ito, dala ko na. Ha? Eh, binili ko yan kanina sa convenience store nung magkausap kayo ni boss. Eh, tamang-tama para sa merienda ng magpare, di ba? Ay, teka lang, yung straw. Yun. Kala ko, wala tayong straw eh. Okay lang ba sa'yo kung dito na lang tayo kumain? Bakit? Wala lang. Parang bumalik na yata yung dating Iko, ah. Yung pagong. Na-miss mo, no? Well... Oo na nga. Okay. Yasmin, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa nagkakaganyan, eh. Sige, sasabihin ko sa'yo, pero promise mo, hindi mo ako pagtatawanan, ha? Pipilitin ko. Kilala mo ba si Chakadal? Yung bang papit sa kakabaka ba na humahabol kay Arn-Arn? Oo. Yun, lagi ko siyang nakikita kung saan-saan pa nga eh. Tapos, nagsasayta pa siya. Tapos sabi niya nga nung minsan, kanya na daw si Trike pagka hindi daw ako kumilos. Teka lang, ha? Joke ba to? Nasaan yung camera? Kara, talagang nakikita ko siya. Alam mo, nung minsan nga eh, in-embrace niya pa si Trike. Tapos, nung tumingin ako ulit, nawala na siya. May gusto ka kay Trike, no? Does your silence mean yes? Ewan, alam mo, nagugulan ako para sa feelings ko sa kanya eh. Alam mo, Yasmin, parang alam ko na yata kung bakit ka nag-hallucinate na nakikita mo si Chakadal. Bakit? Alam mo, si Chakadal kasi, symbol siya ng takot mo na baka mapunta si Trike sa iba pag wala kang nagawa. Eh, anong dapat kong gawin? Simple. Face your fear. Alam mo, dapat i-acknowledge mo yung feelings mo para kay Trike. And once nagawa mo na yon, believe me. Never nang magpapakita sa'yo si Chakadal. Trike? Pwede ba kitang makausap? Sure, sisi. Ano eh, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Gusto ko sanang malaman mo na... Na... ano? Na ano eh, na... Yasmin, mauna na ako. Tawagan mo na lang ako kung alam mo na yung gusto mo sabihin sa akin, okay? Hoy! Garnish na walang kabit ang vitamina! Bakit ba kayo maibigay sa akin si Trike? Wala ka naman gusto sa kanya, hindi ba? Ayun ka na naman, Chakadal eh. Pwede ba, huwag ka na lang muna umiksena habang hindi pa ako nakakapag-desisyon? Sus! Bumalik ka na lang doon sa paghahabol doon sa R&R na yun. Excuse me! Ayoko sa kanya! Gusto ko kay Trike! Eh, hindi ka nga pwede magkagusto kay Trike eh, dahil ako ang may gusto kay Trike. In love ako sa kanya! In love ako kay Trike! Naintindihan mo ba yun? Ayokong itindihin! Dahil mas maganda ako sa'yo! Probinsya ng baguets! Feeling ganda! In love ako kay Trike?
niya ba ako sa kanya? Sige pare, mauna na ako sa iyo ha. Sige tol. Ay, buti naman at nabutan pa kita. May bibigay kasi ako sa iyo eh. Ano to? Isang maliit na token. Pagpapasalamat sa mga tulong na ginawa mo. Kasi nakita ko yung cellphone mo. Eh, luma na. Kaya... Lexi, hindi ko matatanggap to. Okay na sa akin yung thank you mo. Sige, kung hindi mo kayang tanggapin tong cellphone, baka ito pwede. Good night, Enzo, ah. Ingat ka.